faith book, the book of faith, the word of God, the Bible. Good morning, I'm Pastor Rafa. Anong maramdaman nyo kung treat ka ng isang mataas na tao bilang kaibigan, and that he doesn't treat you as a stranger, he opens himself to you, na alam mo kung ano plano niya, alam mo kung ano ang direction niya sa buhay mo, o sa buhay niya. Isn't that a good, ano, o parang isang pribilehiyo na sa isang mataas na tao, ituring kanyang kaibigan? Na wala kayong lihiman. And you know what? Yan ang sinabi ni Jesus sa atin, o sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Doon sa John 15, verses 15 to 16. Sabi niya dito, I no longer call you slaves because the slave does not understand what his master is doing. But I have called you friends because I have revealed to you everything I heard from my Father. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that remains, so that whatever you ask the Father in my name, he will give you. Tuloy natin sa verse 17. This I command you, to love one another. May the Lord add blessing upon the reading of His word. Gusto kong tingnan natin yung sinabi ni Jesus dito, that I choose you and appointed you so that you may bear fruit. Pinili pala tayo, no? Pinili tayo, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Sometimes, marami tayong naririnig na gano'n, ano, natagpuan daw nila ang Diyos. On the contrary, it is God who seeks us. Sabi nga ni Jesus, di ba, doon sa tagpo niya kay Zacchaeus, sabi niya, He came to seek and save the lost. So, ang Panginoon ang humanap sa atin, ang Panginoon ang nakatagpo sa atin. And at dito sa tagpo na to, sinasabi ni Jesus na siya yung tumawag sa atin, siya yung nag-appoint sa atin. Para saan? Para saan at tinawag niya tayo at pinili niya tayo? Para maligtas lang tayo and then punta na tayo sa langit? Para magkaroon ba tayo ng magandang buhay, maluwag na buhay? O para magkaroon ng mga solusyon ng mga problema natin? I don't think so. Palagay ko yun ay mga bunga yun, epekto yun ng ating pagsunod sa Panginoon. Pero ang sinabi niya dito, tinawag niya tayo, una tinawag niya tayo bilang mga kaibigan niya kasi inireveal niya na sa atin ang kalooban ng Ama. So ano yung kalooban ng Ama? At ang kalooban ng Diyos ay iligtas ang lahat ng kanyang creation, ang kanyang creation, yung grand narrative, yung grand will of God. Sana lahat ng tao maligtas, ano? Pero sabi niya, tinawag o inireveal na niya sa mga alagad niya yun at sa atin, ano? And then sabi niya, pinili niya tayo, inappoint niya tayo to go and bear fruit. Ano ba yung fruit na ito? Sabi niya, fruit that remains. Akala natin ito yung ang sarap pang hawakan itong so that whatever you ask the Father in my name, he will give you. Akala natin sa mga bawat panalangin natin yun, ano, if we remain in the will of the Father, if we remain in the will of God, doing the will of God, doing what He has called you to do, sabi niya, whatever you ask in my name, in the name of the Father, bibigay niya yun. So ibig sabihin, mga kapatid, as we continue to obey and follow the Lord in His will and in His calling to us, andyan yung suporta niya. Huwag tayong, nakakaramdam tayo ng panghihina, nakakaramdam tayo ng pagod, nakakaramdam tayo ng diskurahe or discouragement. Pero alam nyo, sabi ng Panginoon sa atin, whatever you ask the Father in my name, He will give you. So andun yung patuloy na pagsama ng Panginoon sa kanyang pagtawag sa atin, andun ang kanyang provision, andun ang kanyang grace, andun ang kanyang power. Pero sinabi niya, ano nga daw? This I command you to love one another. Magmahalan tayo kasi yun ang tunay na senyales, yun ang tunay na sign, hindi lang symbol, ano? But rather the sign na tayo tagasunod ni Kristo, na tayo nagmamahalan, that we do not devour each other, sabi nga ni Pablo, no? That we do not devour each other, but rather we love each other as a friend. As a friend na hindi tayo naglilihiman, as a friend na handa tayong gawin to go the extra mile para sa ating mga kapatiran at sa ating patuloy na pagsunod sa ating Panginoong Jesus.
Nawa pinagpala tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita sa umagang ito.